Magandang araw po. Ito po yung brother natin na BS-40. Yan po, napakaganda po. Ngayon po, ngayon po ay didemo ko po sa inyo kung paano po lagyan ng sinulid or ano, paano siya itahi. Ito po, kasi ang malaki po yung sinulid ko ay nasa baba po. Ito po, ang paglagay. Ito po, isabit nyo na lang dito pag malaki ang sinulid nyo. Kung maliit naman po, mayroon po tayong lagyan dito ng sinulid. Ayan, nasa likod lang po siya. Ito po, may araw po yan siya paano lagyan ng sinulid. Ito, ganyan. Sasabit nyo na lang po dito. Ayan, may mga araw po yan. Bawat ano, liko po ng ano. Ayan po. Tapos dito po, ibaba nyo na lang po yung ano, pinakapaa. Tapos sabit nyo dito. Mayroon po siyan, thread shooter po. Ayan po. May thread shooter siya para hindi kayo mahirapan magtusok ng sinulid. Ayan. Ganyan po. Ayan. Nakuha nyo na po yung doon. Tapos yung sa ilalim naman po, ay napakasimple lang din po. Ganito po. Ayan. Para makita nyo na po. Medyo nakasumpo yung ano natin. Ito po. Ganito po yung sinulid. Ayan. Ito po ilalagay nyo na lang dito. May araw din naman po siya. Napakasimple lang po. Ayan. Ganyan po. Ayan. Tapos, pick-upin po natin yung sinulid sa ilalim. Ito po, ikotin nyo to. Ayan. Kakanan po yan. Ayan. Ganyan. Ayan po, na-pick-up na po yung sinulid sa ilalim. Ayan, ilagay po natin sa likod. Ito po ang pinaka-selector niya. Ito, speed po. Ito po, sa tension po. Ito yung start-stop. Nandito naman po yung atras sa bante. Ngayon po, takpan po natin para maitahi po natin. Ayan po. Ito po yung pinakaano natin, tila natin. Ayan po. Ayan. Una po, straight po. Ito po ang iikutin po natin. Ayan. Ilagay natin kung saan ang gusto natin ng straight. Madalang, medyo masinsin, yung nasa gilid. Or nasa bit na siya. Ayan. Ito po, start po. Kung kayo po ay mga baguhan, pwede niyo po ito ay bagalan. Ayan. Mahina lang po. Pag medyo marunong na po kayo, pwede niyo bilisan. Ayan. Ayan. Ito po, atras sa banti po natin. Ayan. Ayan. Start, stop. Ayan. Tapos, yung mga ibang stitches naman po. Ayan. Zigzag. Ayan, zigzag po. Ayan. Napakasimple lang po siya. Ang stitches po nito ay nasa 8 stitches po. 8 stitches po yan, 8 design po. Ayan, napakasimple po, napakakinis po niya. Ayan. Kung gusto niyo rin po malapad, mayroon po siya, yung pinaka-cover po niya ay, yun na po ang pinaka-extension niya, katulad nito. Ayan. Ilagay ko na po para makita niyo naman po. Ayan. Ganyan. Diba, lumapad na po siya. Ayan. Lahat po yan yung stitches niya, lahat kinukuha, maglipat naman po ako ng ibang stitches. Bago po kayo maglipat po, sigurado yun yung nasa taas po yung karayom. Ayan. Ayan po. Garterize. Napakadali lang po ito gamitin. Ayan. May button hole din po siya. Ayan. Testing ko rin po yung button hole niya para makita niyo rin po. Pag dito po ay binili niyo po ay mayroon po akong libreng gunting, transformer, karayom winder. Yan po, itatahi po natin yung ano niya. Button hole niya. Una po, sa letter B po. Ayan po. Aatras po yan. Ibig sabihin, pang ganyang kahaba, stop mo siya, tapos ilagay mo siya lock. Sa lock po, kunting pindot lang po. Ayan. Tapos, lipat mo naman doon para umabanti sa may letter D. Ayan. Ganyan po. Napakasimple lang po. Tapos, i-stop mo naman. Tapos, lock naman ulit. Ayan. Kunting pindot. O, tapos na po. Ayan po. Pwede rin po kayo magtanong po, mag-chat sa akin. Ayan po. Makita niyo naman po lahat po yung tahin niya ay gumagana. Maraming salamat po.